guys, ito na. Bali, sinimulan muna namin yung kabilang side. Ito muna. Para makita nyo yung difference. Ayan. So, ito yung formula ang nilagay natin. Basta anong nga ito ulit? MEGUIARS WAX siya na dual action. Ayun yung tinatawag nila na step 2 sa MEGUIARS. Kasi ano yan eh, may step 1 na rubbing compound. Saan ito mabibili, hindi basta-basta? Sa MEGUIARS WAX siya. Meron naman sila sa online na page. Tinitinta talaga? Okay. Oo. Bali, directly lang namin ina-apply. Ina-apply niya directly dun sa mismong fairings. Sabay buff na agad. Laki ng pambuff mo, no? Pang-kotse talaga. Pang-kotse talaga kasi. Saan nga kayo gumagawa? Sa SCUFF Automotive, sa may si Raymundo. So, si Raymundo. Kanto ng Sagad. Kanto ng Sagad. Okay. So, kung may mga kotse rin kayo, pwede kayong magpabuff sa kanila. Ako, kita-kita ko agad yung effect. Talagang, ayan o. Pag ginawa ka mo, talagang makinis na. Parang, pag-pag na lang ang gagawin mo, okay na agad siya. Sa mga may pang-buff sa bahay, pwede nyo naman gawin to. Ang problema lang, may parang tempo or speed pala dapat yung buffing machine. So, hindi pwedeng basta bira ka lang ng bira. Dapat alam mo yung tempo, yung tamang bilis, yung tamang diin, yung pressure. So, kaya mahirap din. Dahil pinag-aralan pa nila mismo yan para lang matutunan yung tamang proseso ng pagbabuff. Lalong lumabas yung pagka-shiny nung... Ito ang ginawa lang ng mga sinatin dito. Parang buffing lang, yung katulad ng ginagawa sa mga sasakyan. Detail, parang iyaano lang natin yung kulay niya. Kumbaga bubuhayin lang natin uli yung kulay niya. Kaya kasi nga, kita ko na nga. Sa tagal mong ginagamit yan, syempre araw-araw nagpe-fade na yan. Pagka ano, tas dumadami mga hairline. Ayan. Kumbaga parang hindi naman 100% na mawawala yung mga hairline yan, mga gasgas niyan sa ano eh, sa ano yung boss, hindi 100% mawawala yung hairline, mga gasgas niyan. Kumbaga ang diagawa natin, binabawasan natin siya. Kasi may mga malalalim na parte na hindi na talaga kaya ng buffing. Pero tama ka, ayan oh, kita ko guys, parang bago talaga yung fairings ko ngayon. Hindi nyo kasi makita ng umaga. So guys, natapos na namin yung unang step. Bali, pinupunasan namin yung mga excess na unang wax na ginamit, yung compound. Yung pangalawang ilalagay pala kasi ibang compound ng wax. Ito. Ito. Anong tawag naman dyan? Ito yung quick detailer ng MEGUIARS. Quick detailer. Ito yung pinaka-step 3 nila. Step 3 na yan kung tutuusin. Okay. Yung step 1 kasi sinasabi mo, ano yun eh, rubbing compound. So hindi na natin yung ginawa dito. Kasi hindi naman siya na kailangan. So yun guys, kanina ito yung balang nakalagay dun sa unang wax na ginagamit. So ngayon papalitan natin ng Soft pad na. Ng MEGUIARS. So ito pa, basta para siyang microfiber yung dating nito. Tapos ito para na siyang foam. Foamy na foam malambot. Pad. Foam pad na siya. Sobrang lambot. Soft pad na siya ng MEGUIARS. Ayan, soft pad. Guys, dito nga ulit tayo with John. So hindi kasi namin na natapos yung last vlog kasi nga gabi na. So gusto ko ipakita sa inyo ng umaga para makita niya talaga yung difference ng pagkakaiba na simula nung hindi pa binabuff sa ngayon. So yan, bali na sa last step na tayo ngayon.
Ayan, no, nakikita na, oh. Yung sobrang lalim na mga hairline o gasgas, medyo mahirap nang matanggal eh. Pero almost 80% na hairline scratches nito, nawala talaga. Guys, so yun nga, tapos na natin na i-bop. So ayun na yung result. So nakita nyo naman yung compare dito sa kanyang aerox. Ang aerox niya is ilang taon na, boss? 2 years. So 2 years, pero tignan mo yung quality. Sa akin more than 1 year pa lang. Mga 1 year na pala. Sa kanya 2 years na. Pero tignan mo kung paano yung itsura. Halos parehas lang, diba? So hindi mo masasabi yung edad ng mga motor pagka well-maintained talaga. Boss, ano ba yung mga tips mo para ma-maintain ng ganyan yung mga aerox nila? Sa akin kasi, ang ginagawa ko dito, halimbawa, umulan. Ngayon, pag umulan, syempre may motor din sa harap mo. Ngayon, yung mga talsik ng gulong nilang nasa harap mo, napupunta sa motor mo ngayon. Ngayon, gagawin mo, pag maghuhugas ka, huwag mo agad gagamitan ng basahan. Kumbaga parang, ano lang, running water lang muna, tas kamay, huwag kang gagamit ng basahan, kamay lang siya. Para madadama mo kung meron siya na mga buhangin o ano. Bato-bato, medyo o, malalaki. Inunan mo kagad yung basahan, paghagod mo, yung mga buhangin, dumidikit sa basahan yan. Kaya. Ngayon, pag punas mong ganun, nakadikit yung mga buhangin yan, hairline na agad yun. So ako pa naman minsan nagmamadali ako magugas ng motor, so masama pala. Oo, kasi talagang kada punas mo eh, minsan magpunas pa naman tayo, ganyan. O diba sabi pag pabilog okay lang daw, so hindi rin pala. Oo, mas maganda yung isang San direction lang, na, okay. Kasi pag halimbawa pabilog, may buhangin, makikita mo pabilog ng pabilog yung ano, oo, yung hairline niya. Right. Yun, kaya dapat tubig lang muna talaga. Tutubigan mo lang, tapos kamay, ganun. Kahit sa sabon. Okay. Ngayon, kung tutuyuin mo na siya, kung ano yung ginamit mo sa clearings na ano, nabasaan, huwag mo na siyang gagamitin sa mga ganito, sa mga under na ganyan. Yan, huwag mo na siyang gamitin dyan. Kung pam-clearings kang nabasaan. Para saka yung pinakamakinis. Oo, maintain. Tsaka mas maganda kung gagamit kayo ng microfiber na basaan para medyo malambot yung... So, yan. Ano. Microfiber na with downy. With downy, yan. Alright. Downy. So yun guys, narinig nyo yung mga tips with Master John. Actually, mga sasakyan talaga yung dinidetail niya eh. So talagang pinag-aralan nila yan. Tamang hagod, tamang proseso. Kaya kung gusto nyo magpa-detail sa kanya, magkano nga boss, how much pala budget natin sa for aerox one aerox? 500 only. So, MEGUIARS WAX ang gamit natin dyan. 500 lang, pero tingnan nyo mukhang bago ulit yung motor ko. Mas maganda kung makikita nyo talagang personal eh. Pero sure naman ako sa bagong camera, kitang-kita nyo rin yung itsura. Ayan, lalo na yung mark na pinakita ko sa inyo. Ito, di ba? Sama nung itsura nito last time, nung unang video na pinakita ko sa inyo. Talagang nag-mark yung karton.
ginawa nung kinargahan ko nung mags, nung bumili tayo ng mags. So ayan, nawala siya. Ayan o, diba? Parang bago ulit. Tapos pati yung gilid-gilid, ito. Normally, pag inaangkasan kasi ito, diba? Yung pantalon or balat, kumikis-kis dito. Kaya nag-fade yung pagka-glossiness nung fairings. Pero okay siya, bumalik siya sa bago. Pasig area, no? Pasig area lang tayo, mga paps. So kung gusto nyo lang magpa-home service, kaya naman, basta Pasig area available yung schedule niya. Tsaka sa time, kailangan schedule natin yung time kasi lagi may pasok sa trabaho. Kung gusto nyo, alimbawa, may sasakyan man kayo, gusto nyo ipa-detail sa amin, punta lang kayo, si Raymundo, Sagat, SCUFF Automotive. SCUFF Automotive, sa si Raymundo. Cornering lang ng ano yun, ng Sagat High School. Alright, so yun, so narinig nyo, ililink down ko na lang lahat ng kailangan ninyong info para malaman, para makontak natin si boss dyan. Alright guys, so dito na natin tatapusin yung beat. So huwag nyo again kakalimutan, share, like, and subscribe.